Pagdating nila Geraldine dito nga sa shop nga namin, inayos na nga ni Carlos yung paglalagyan ng aircon. Pinapalagay na din kasi ito nung mag-e-install kasi kung sila pa nga yung gagawa nga nito. Panibagong charge na naman ngayon. Nakakagawa naman ng maayos si Carlos nung time nga na to kasi paisa-isa lang din naman yung dating nga nung customer. Pagkatapos nga niyang malagyan, tinawagan ko na nga yung mag-e-install kung makakarating nga sila dito. Ang sabi nga niya sa akin, panibagong schedule na nga ulit kasi malayo nga, sila dito sa Muntinlupa, bukod pa nga doon baka gabihin na nga sila kapag ginawa pa nila. Yung isa nga sa mga customer ko nung nagtitinda pa nga kami sa May San Pedro. Pumasyal nga sila dito sa store para mag-dine in. Kasama niya nga yung kaibigan niya. Ano, galing pa pala sila ng San Pedro. Mga suki na rito sa San Pedro kasi nung nakapwesto kami dati sa ano. Yan. Si ito, si ate. Ano na yun? Hello. Salamat. Ingat po kayo pa ano pa uwi. Bye-bye. Nakilala talaga niya ako sa panonood nga ng vlog ko din. Nagkataon din kasi na taga San Pedro nga siya nakatira at pumwesto rin nga kami doon para nga magtinda nga ng biryani. Kaya nagkaroon nga ng pagkakataon na matikman nga niya yung biryani na tinitinda nga namin. Hanggang sa nakarating na nga siya dito sa pwesto namin, sabi nga niya sa akin, sa susunod nga daw babalik nga siya dito at magdadala pa nga siya ng mga ilang kaibigan. Kaya maraming salamat talaga sa solid nga na support. Nung gabi nga na to, ang dami kong ang parcel na dumating. Nagsunod-sunod na naman nga siya. Isa na nga dito yung paggawa nga ng twirl potato. Panibago na naman ngang snack to sa menu namin. Medyo nahirapan nga kaming gamitin nga nito nung una. Kasi wala kasi siyang instruction kung paano gagawin. Meron sana siyang manual, kaya lang kasi Chinese naman yung nakalagay, kaya hindi rin talaga mabasa. So yung nakuha na nga ni Geraldine, tuwang-tuwa talaga kami kasi para kaming mga inosente. Sabi nga namin, ay ganito lang pala yun. Pagkatapos nga, pinirito na din nga namin siya. Then lalagyan din nga namin siya ng flavor kung ano nga yung flavor ng mga price namin. Yun din nga yung choices na ilalagay namin kapag ibibenta na. Pagkatapos nga naming malagyan nga ng flavor, kinuha na nga muna ni Jinea at pinicturan nga niya. So yun, siya na nga yung naka-assign nga dito para nga ma-edit din. Siya na rin nga yung magpo-post nga nito sa page nga namin. Mukbang na namin siya, potato chip daw yung lasa niya lang, luto. Pinicturan na Jinea. Potato chips. Sabi nga ni Geraldine, baguhin nga namin yung pangalan na isusulat nga sa menu. Ginawa nga naming tornado potato instead na potato twist para kakaiba naman daw yung tawag. Then after nga no, nag-unboxing na naman kami ng panibago. Dumating na din nga yung pan para nga sa paggawa naman ng takoyaki. So yun, tama nga yung narinig nyo. Gagawa na rin kami ng takoyaki. Idadagdag ko na din nga dito yung ibang Japanese food na madali lang ang gawin. Pero syempre, mamumroblema muna kami kung paano nga gagawin yung takoyaki. Kasi parang nga, dalawang beses pa lang din kasi ako nakakain. Si Geraldine, ganun din nga, kaya kailangan talaga ma-perfect din namin kung paano nga siya lulutuin. Parang katulad din nga nung pastel nga namin na parehas nga kami ni Geraldine na hindi pa nga nakakain. Lakasan na lang din talaga ng loob para nga maitinda. So far naman, isa nga yun sa mga favorite nga ng mga estudyante. Kahit nga hindi nga estudyante, mabenta rin talaga yung pastel namin. Then yung cash drawer ko nga na binili nga 1 month ago, kahoy lang din kasi yun. Yun nga yung inassemble ko nga bago nga magsimula yung coffee bee dito para nga may maayos akong lagayan nga ng pinagbentahan nga namin. Yun nga, nasira na nga siya kasi halos minuto nga siyang na-open at kinuklose. Kaya bumili na naman nga ako ng panibagong cash drawer. Pwede na rin nga siyang i-connect sa POS. Nung una nga, sinubukan nga namin siya sa MacBook. Kaya lang, ang hirap din kasing i-connect talaga ng Apple sa kung ano-ano ngang mga device. Kaya hindi rin nga namin siya nagamit. Sabi ko na nga lang, bibili na nga lang ako ng tablet para nga maging POS na nga yung pagbabayad nga dito sa amin. Si Mian nga, andyan nga siya sa kabilang shop.
pumunta nga siya sa akin dito para nga magtanong nga doon sa buhok kung saan nga ako nagpapa-reband, nagpapaayos. Kasi nga namimilit na nga din to sa akin na magpaayos na nga daw kami ng buhok. Sabi ko nga sa kanya, baka nga December na ako magpaayos kasi yun talaga yung bigayan ng 13 month. Kala mo naman talaga may makukuha ako. Nag-assume lang din talaga ako sa part na yun. Yun nga, sabi ko nga sa kanya, sa Lianas nga ako nagpapaayos nga ng buhok ko. At isang tao lang din talaga yung nag-aayos kasi hindi ko na rin talaga ipinagkakatiwala nga sa iba yung buhok ko. Lalo nga't nagpuputol-putol talaga yung buhok ko kapag ka nire-reban. So itong gabi nga na to, yung customer namin na si Sir Jun at saka si Sir Andy. Yan kung sino yung mga nasa video na yan. Teacher pala sila ng St. Ignatius at ngayon ko pa nga lang nga din nalaman nung kinausap nga niya yung mga estudyante na regular customer nga namin kapag katanghali. Kasi yan nga sila sir, halos gabi-gabi nga nandito nga yan sila. Lalo na nga nung unang gabi nga nila na kumain dito talagang isang buong linggo talaga silang kumain. Tinikman kasi nila lahat ng nasa menu board ng NSP Biryani pati na rin nga ng Coffee Bee. So yun lang, wala lang, naikwento ko lang din kasi nagulat lang din talaga ako. Kasi yung mga kasama ko nga dito at saka ako, iniisip nga namin na sa South Park nga sila nagtatrabaho, baka nga call center sila. Bago nga mag alas 12, si Marinel nga pumunta nga dito at kakain nga daw sila ng kaibigan nga niya ng chicken biryani. Hanggang sa magsarado na nga yung store nga namin, andito nga sila kasi nalibang na rin talaga kami sa pagkukwentuhan. So yun guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and... Babush!